Hindi na nga raw siya pinapansin ng mga kasamahan niya sa kanyang pinagbibidahang teleserye. So far, wala ko naaalalang sa mga katrabaho ko na ini-snub ako. Kahit naman siguro tanungin niyo lahat ng mga nakatrabaho ko, di ba? Wala kayong marinig na kaaway ko. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Gusto siguro nilang gumawa ng kwento. So, ganun na lang. Sakyan na lang natin. Eh, bakit nga ba pilit na iniintriga itong si Angelica? Totoong tao kasi ako. Hindi ako magpipretend na na-offend ako. Hindi ako magpipretend na galit ako. Pag galit ako, galit ako. Hindi ako magpapanggap na nababait-baitan lang ako. Ganun naman pala. Nagpakatotoo lang pala itong si Angelica. Okay, yun si Miss Angelica. It's very exclusive. Sa atin lang yan, makaka-freshness, di ba? Ganda ni Angelica. Anyway, ang ganda-ganda niya doon sa kanyang, ano, although, pero yung headband niya hindi pantay. Pero okay lang yun. Hindi yun yung babae talaga ito eh, no? Hindi ba kasi may pantay. Anyway. Hindi pantay na headband. Okay, maganda pa rin siya. Napansin mo pa yun, te? Actually, parang, di ba, every week nga lagi na lang merong intriga si Miss Angelica. Siguro it just shows na talagang very ano siya ngayon, very hot siya ngayon dahil para talagang hot. Hindi, at saka isang barometro yun kapag ang artista talaga ay umaangat ang career at nandun siya, kumbaga, ikaw sa mainstream, pinag-uusapan yan. Hindi pwedeng hindi. Ang masama pag hindi na siya pinag-uusapan. Ang masama pag hindi na siya pinag-uusapan. Pinaglulupasay ka nang totoo po yung sinabi niya, di ba, Nanay Christina? Kaya siguro lagi siyang nabibigyan ng intriga, napupukol ng intriga. It's because, ano nga siya, totoong tao siya. So, maraming pwedeng makagawa ng kwento sa kanya. Mini-misinterpret yung ugali niya. Ako, nag-agree ako sa sinabi kanina ni Angel na kasi, sinasabi lang daw niya ang totoo, nagpapakatotoo siya. Mm-hmm. Kaya ako naniniwalang maldita siya, pero nagiging maldita lang siya kapag kailangan niya ipaglaban ang kanyang sarili. Bagay na bagay sa kanya yung character na ginagampanan niya ngayon sa Walang Kukontra. Ako Ruby. Si Ruby Chever, di ba? Oh, pero siguro yung Chever, wala lang Chever, kung ano man. Pero man! Ano, yung kay Chever yung ano sa pagiging hindi matakle, sa pagiging prangka or pagiging totoo sa sarili mo, syempre may limitasyon din yun. Syempre, kunwari may inaapang karibang tao. Hindi ko naman sinasabi na may inaapang tao sa Angelica, pero syempre, meron tayong tinatawag na tact din, kahit paano, bilang artista. Nako, sa pagiging tactless na sumasabit ang marami, di ba? Mm-hmm. Kaya kailangan, meron tayong tinatawag na tact talaga para, ika nga eh, makipaglaban man tayo, pero hindi tayo lumalampas sa guhit ng kagandahan. Tama! Kamukha ng kaibigan mo. Ay, tita Nene, hindi ko po kaibigan yun. Naku, talaga ba yun? I love Nanay Christy. Alam mo, gustong-gusto ni Ray Arreyes yan, ng Winnipeg, Canada. Hi! Si Bartolome at saka si Neil Sullivan. Yan ang mga gusto niyang banat, yung mga ganyan. Yeah. She says what she feels, she says what's on her mind, and you gotta applaud her for that. At kinakaingitan siya ng marami. Dahil hindi lang sa kanyang sexy figure at dahil na sa kanyang puso ni Mr. Derek Ramsey. Siyempre, hindi kompleto ang ating Juicy Tuesday kung wala ang reaksyon ni Derek Ramsey sa mga intrigang pinupukol sa kanyang girlfriend na si Miss Angelica Panganiban. Guys, panoorin ito. Papa Derek Ramsey to the rescue sa girlfriend na si Angelica Panganiban. Guys, di ba, from day one, you asked me what I like about Angel. Prangka siya. Straight to the point, hindi siya plastic. Ayaw niya magpa-interview kasi hindi namin like before, kung may sex video daw kami, nagpa-interview pa siya, wala. Kasi hindi kami affected by that. So, if affected kami, magsasalita kami at mararamdaman niyo talaga yung, alam mo naman si Angel, di ba? She just didn't feel like she had to say anything kasi it wasn't bothering us. Nagsalita na nga ang super gwapong aktor laban sa mga naglalabasang paninira sa girlfriend na si Angelica Panganiban. Pinagsabihan niya nga ba ito tungkol sa pakikitungo sa mga press? You know, I support Angel with what decision she makes. That's how our relationship works. I don't tell her what to do. You know, she makes her own decisions. She's a grown-up. She's 23, going 24. She knows how to make her own choices. And I think better choices than me because she's been in the industry for 16 years. So if there's someone, someone is to learn something from this, it's me. Ano nga ba ang masasabi niya sa mga naiimbiyana sa kanyang girlfriend? I hope you open your eyes a bit more kasi she is just, you know, the girl's been working in the industry for 16 years. It's a very stressful job and sometimes, you know, your fuse can explode. So let's have a little bit more understanding here and we're all people here. We all have emotions. We all have our limits and, you know, let's not judge each other. Let's all get along.
My point si Papa Derek, mga ka-freshness. Ano sa palagay nyo? Derek, I will not judge you and I will understand always. Alam mo, I see halatang-halata ka namin, Tita Nene. Habang pinapanood natin si Derek doon sa VTR, parang inggit na inggit ka at pinapanalangin mong ikaw na lang sana sa Angel. Tama. Nagniningning ang mata mo, Anna. Oh, hindi kasi ano talaga. Sa totoo lang naman, napakaswerte ni Derek sa pagkakaroon ng girlfriend na tulad ni Angelica. Pero ako, opinion ko, mas maswerte si Angelica sa pagkakaroon ng boyfriend yes. na kasintindi ni Derek Ramsey. Ako din. No? Tsaka, ano, aminin natin nung ano, nung si Angelica siya kasi Derek nung naging sila, mas sumikat sila parehas. Sabay sila sumikat ang bongga. Nagkahilaan pataas. Oo, mas bongga yung kaysa magkahilaan pababa. Oo. So ano, match made in heaven talaga sila. And okay, aminin ko, naingit ako. At saka sarap yes. ng ganun, ano, Alex. Yes. Meron kang boyfriend na anuman na mangyari, siya ang unang-unang uunawa at magdedepensa sa'yo, oo. Di ba? Pero ikaw, Mr. Casey, kunwari meron yes, kang... Miss, Mr. na ako. Yay! Yay! Kanina, Miss. Okay, Casey. Binawi, pagka may girlfriend ka, tas laging nalalagay sa issue. What mga negative. Oo. Oh, oh. That's really difficult, but I like what Derek did. He was the first person to defend her knight in shining armor. Tama. And if you attack, I guess not the word attack, but if you defend on the same level, if you guys are both together and you're, you know, and you both have the same point of view, then it's also going to help your relationship. But you're also let's say, what is the word I'm looking for? Like, I won't say attack. You guys are, but yeah, addressing. Defending. Together. Together. Para naman hindi naging role ni ano yan, ni Casey kay Geneva. Oh. Di ba ito yung may bumibira kay Geneva noon? To the rescue ka kagad. At saka ang galing-galing, dinidepensa niya talaga si Jen. Oh, fairness. Di ba? Para yung pagdepensa mo kay Shala. Dinidepensa mo yung sarili mo. Okay. In fairness, ganda ng ating ano ngayon. Grabe. Balitaktakan talaga. At sa ating pagbabalik, mga ka-freshers, mas pinakatas na po at mas pinaanghang pa rin ang Juicy! At sa ating pong pagbabalik mga kapatid, ay kumustahin naman po natin si Ami Perez at ang kanyang controversial tinututukan at napakataas ng rating na Face to Face. Narito po. Face to Face with Talakserye Ami Perez. Sikat na sikat na nga ang natatanging talakserye ng Pilipinas, ang Face to Face. Alam mo, hindi ako makapaniwala pero sobrang thankful ako sa napakarami nating mga kapatid, mga sausawera at sausawera pala kayo. Pero Ami, hindi ka ba natatakot na ikaw naman ang maumbag ng mga guests sa show mo? Kasama na yung nervous na yon at yung pagiging Girl Scout ko bilang ako'y handa palagi na umilag kapag medyo merong maiinit ang mga emosyon talaga at talagang galit na galit na hindi maiiwasan na sila ay medyo magkasalpukan. Pero syempre, gusto na naman namin sa face-to-face na nagkakabati sila, nagkakaayos. Ayun naman pala, mukhang very proud nga si Ami sa kanyang bagong baby dahil very public service ang kanyang show. E ano naman kaya ang natutunan ni Ami sa kanyang programa? Marami rin akong natututunan base sa mga nagiging problema ng iba't ibang tao na nagiging subject namin. Ano? Tapos bilang yon, pagka binibigyan ng kasagutan ng mga trio tagapayo, kunyari yung legal na aspeto, ang dami ko natututunan kay attorney. Kunyari sa utang pala, pwede kang makulong pagka nanloko ka, na ganito, di ba? So nalalaman natin, nagkakaroon ng kaalaman ang bawat isa sa atin, kasama na ako doon, ng awareness tungkol sa batas, tapos sa nagiging behavior ng tao, sa tulong ni Dr. Camille, gano'n. Ano naman ang masasabi mo na marami raw ang nagbabalak na gumaya sa inyong show? Una sa lahat, flattering yon at masaya ako na nakapag-umpisa na naman tayo ng panibagong trend, kumbaga, na susundan ng ibang tao. Flattering siya kasi syempre, di ba, para gayahin ka, nakakatuwa rin naman, di ba? So at the same time, may pressure kasi syempre, gagalingan pa namin at lalo pa namin pagagandahin at i-improve ang face-to-face. Hindi lang dahil sa may kompetisyon, kundi dahil sa serbisyo para sa mga tao. Mga ka-freshness, ano ang talak nyo kung ang isang show ay ginagaya ng iba? Aba, mas maganda na ikaw ang ginagaya kaysa ikaw ang gagaya. Yeah. Ibig sabihin, pag ginagaya ka, ikaw original. Tama. Ganun lang yun. Ako talaga,
hindi kumpleto ang buhay ko kapag di ko natututukan ng face-to-face. May reply pa sa gabi. Ay, natutukan ba? Oo, meron. Meron pala. Ay, naku, hinahanap ko si Santa eh. Oo, oh, Negrisi, isa yung sa mga pinakauna natin pinag-usapan. Yes, sa mga unang mga sa atin dito sa Juicy, ang face-to-face. Mm-hmm. Di ba, Catherine?